subukan mong tumayo sa isang busyng kalsada at tanungin yung bawat taong dumadaan doon kung ano yung pinakahinihiling nilang mangyari sa buhay nila. Malamang karamihan sa kanila sasabihin sa yung gusto nilang maging mayaman. Pero kapag tinanong mo naman sila kung ano yung plano nilang gawin para makamit yung wish na yon, sigurado aside sa pagtama ng jackpot sa loto, karamihan walang idea kung paano o wala silang clear plan how to make it happen. Ang pagyaman kasi can mean different things for different people. Para sa iba, yung magkaroon lang ng more than enough para makakain ng maayos 3 beses sa isang araw at hindi maguhori sa mga bills ay okay na. Habang iba naman, it's about having lots of money, magagarang mga kotse, malalaking bahay, at makapagbakasyon anywhere in the world, anytime they want. Kahit ano pa yung definition mo sa pagyaman, kung pinapanood mo yung video na to, chances are gusto mo mapaganda ang financial situation mo. Tama? Here's the main point. Kung gusto mo ma-achieve ang mga bagay na hindi mo pa nakukuha, kailangan mong gumawa ng mga aksyon na hindi mo pa nagagawa. Pero alam ko, gasgas na yung advice na yan. Baka nga nadinig mo na yan ng halos 1,000 beses na. Kaya ang hinahanap mo ay mga practical tips na kaya mong sundin. Hindi lang mga philosophical ideas na nakaka-inspire ngang pakinggan, pero hindi mo naman alam exactly paano i-execute. Kaya naman sa video na to, i-share ko sa iyo ang 5 specific sacrifices na dapat mong gawin para once and for all matupad mo na ang buhay na inaasam mo. Ang maganda sa pag-asenso sa buhay, it doesn't matter kung gaano man kadaming beses ka nag-fail, kahit gaano man kadaming beses ka nadapa. Kagaya nga ng sinabi ng paborito kong ninong na si Ninong Shark, "You only need to get it right one time." Kailangan mo lang ng isang good idea o isang great product, isang magandang opportunity o isang video to change your life. Ano malay mo? Baka ito na yon. Kaya sana manood ka hanggang sa dulo. Number 1, ang unang kailangan mong i-sacrifice ay ang iyong comfort zone. Let me ask you a question. Gusto mo bang mabuhay in a comfortable, stress-free life? Ay, syempre naman! Hello! Sino ba naman ang ayaw nun? Well, I'm here to tell you, that's a big mistake. Let me explain. Karamihan ng tao ay may maling perception pagdating sa pagkakaroon ng successful life. Ang akala ng karamihan, ang pagiging mayaman at successful na buhay ay ang buhay na walang stress. Yung tipong nakahiga ka na lang sa isang hammock, nag-relax habang umiinom ng malamig na San Miguel light, doing absolutely nothing. Kaya naman, as they chase their dreams, sa maliit na sign pa lang ng stress o problema, nagigive up na yung karamihan. Naku, hindi para sa akin tong business na to. Mahirap eh. Lahat tayo nabubuhay inside our own bubble. Ito ang mundo natin. We are comfortable, we are relaxed, we feel safe inside this bubble. Ang kailangan mong gawin to get the life na gusto ni God para sa'yo ay to put more air in that bubble. Sa madaling salita, you need to expand. Kailangan mong umalis sa comfort zone mo. Kasi pag nagstay ka lang inside your bubble, inside your comfort zone, doon ka magfe-fail. Tandaan mo to, you will fail in your comfort zone. Bakit? Dahil ang success ay hindi isang comfortable procedure. It's a very uncomfortable thing to attempt. So kailangan mo maging comfortable being uncomfortable. Kung gusto mong umasenso, start putting some pressure on yourself. How I wish I can tell you na pwedeng-pwede kang yumaman doing very easy at ordinary things. But no, that's not how it works. Pero kung gusto mo lang maging ordinary person, living an ordinary life, okay lang yun. Keep doing ordinary things. Wala namang masama dun. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto ang best out of what life has to offer for you at para sa pamilya mo, then kailangan mo maging prepared to put extra on top of that ordinary. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon para tuparin yung pangarap mo, you need to keep putting extra into it.
extra efforts, extra hours, extra training, extra service. I'm sorry, that is the only way. The successful life that God wants for you ay hindi yung pagkakaroon ng comfortable na buhay. God wants you to love. God wants you to serve. God wants you to build His kingdom in this world. God wants you to bless people sa pamamagitan ng work mo o businesses. And that's not gonna be stress-free. That will require extra from you. Kasi si God is not after your comfort. God is after your character. Bakit? Kasi true success, true wealth, at true happiness ay hindi naman manggagaling sa comfort. Ang totoong success, totoong wealth, at totoong happiness comes from your character. God created us with extraordinary capabilities. Nasa sayo na yon if you're willing to do those extra things para maabot yung ganong level. You are made to keep growing to reach your full potential. Hindi ka ginawa para mag-chillax-chillax na lang sa sofa at magtulog-tulog na lang. No, dahil sabi sa Bible, a little sleep, a little slumber, a little folding of hands to rest, and poverty will come on you like a thief in the night. Number 2, sacrifice your free time. Nadinig mo na siguro sa isang successful na tao ang phrase na time is money. And that is absolutely true. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga taong nakaka-accomplish ng mas maraming tasks sa isang araw kaysa sa iba? It's all about how you manage your time. Ang pera at time ay parang dynamic duo. Parang Batman and Robin, Jordan at Pippen, at si Millionaire in You at yung sidekick niyang si Derek Ramsey. Ang isa sa pinaka-common traits ng mga millionaires ay kung gaano sila ka-efficient o kagaling sa pagmamanage ng oras nila. Akala mo lang paisi-isi sila, relax-relax sa beach, pero they all had it figured out. Alam ng mga super successful how to make the most out of their 24 hours each day. Kaya naman kung gusto mong umasenso sa buhay, kailangan mong pagplanuhan kung paano gagamitin ang oras mo efficiently so you can accomplish more. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka mula 8 a.m. to 5 p.m., ano yung ginagawa mo sa free time mo after work pagdating mo sa bahay? Naglalaro ka na lang ba ng Mobile Legends o nagbi-binge sa Netflix? O do you dedicate 2 to 3 hours of your time learning or developing your skills? O kaya naman, ginagamit mo yon para palakasin pa o palakihin pa yung side hustle mo na pwede magbigay sa'yo ng passive income in the future. Ang bawat decisions, bawat choices na ginagawa mo ngayon, maliit man yan o malaki, ay pwedeng makatulong sa'yo makamit ang pag-asensong hinahangad mo. Alam ko, hindi naman ganong kadaling isacrifice ang free time. Pero isipin mo na lang yung potential rewards na babalik sa'yo. That will be worth it. Number 3, isacrifice mo ang emotions mo. Bilang tao, natural lang naman na maghangad tayo ng approval from others. Kaya madalas nagwo-worry tayo kung ano yung isipin nila sa mga desisyon, mga choices na ginagawa natin. Madalas nating tinatanong ang sarili natin na, ano kaya yung isipin ng mga tao kapag ginawa ko to? For example, meron kang magandang business idea, pero kailangan mo ng kapital. May kotse kang hindi mo naman madalas ginagamit. Pero kahit ganon, magdadalawang isip ka pa ding ibenta yon dahil inaalala mo kung ano yung isipin ng ibang tao tungkol sa'yo. Ganon pa man, ang pagbenta sa kotseng hindi mo naman madalas ginagamit ay magbibigay sa'yo ng funds na kailangan mo para maumpisahan ang magandang negosyong makapagbibigay pa sa'yo ng mas malaking income sa future. Kaya naman napaka-importanteng ma-shift mo ang focus mo away from seeking approval from others. Sa halip, mag-concentrate ka sa mga desisyong dapat mong gawin na mas makapagbibigay sa'yo ng mas malaking benefits in the long run. Don't let your emotions cloud your judgment, lalong-lalo na sa mga bagay na malaki ang magiging epekto sa financial future mo. Kung tingin mo yung trabaho mo ngayon ay hindi talaga nakakatulong sa'yo maabot ang income goals mo, huwag kang matakot humanap ng mas magandang opportunity lalo na kung pwedeng-pwede mo naman yung gawing side hustle muna sa umpisa while working on your regular job. In the same way,
Kung yung mga tropa mo ay puro mga happy-go-lucky lang at mga mukhang walang pangarap sa buhay, huwag kang mag-hesitate na iwanan sila. Maghanap ka ng bagong set of friends that will support and encourage you to reach your dreams. Sa huli, mas mahalaga ang success mo financially kaysa pag-worry sa mga iisipin ng ibang tao. Hayaan mo lang yung mga marites na yan. May nakita ka na bang marites na yumaman? Number 4, sacrifice your diploma. Karamihan sa atin, late na madidiskubre ang passion sa buhay. Katulad ng nangyari sa tropa kong graduate ng computer engineering. Imbes na 5 taon lang, natapos niya ang computer engineering ng 7 taon. Nakwento niya na nung nasa 4th year na siya, naisip na niya na baka hindi computer engineering ang para sa kanya dahil hirap siyang maipasa ang mga major subjects niya. Pero dahil nanghihinayang sa mga ginastos na magulang niya, pinilit niyang matapos. Nung gumraduate na siya, dahil na din sa hindi magagandang grades niya, hindi siya makakuha ng magandang trabaho. Eventually, nag-decide na siya to take matters into his own hands. Pumasok siya sa mundo ng real estate. It turns out, may talent pala siya sa pagde-design ng bahay lalo na sa mga interior at he loves managing properties. Ngayon, meron na siyang 20 plus apartments at condos. Yung story niya illustrates na ang worth at success ng isang tao ay hindi solely nakadepende lang sa academic credentials. Huwag ka lang magpatali sa diploma mo or kung wala ka man tinapos. Think beyond them. Lagi mong tatandaan na maraming opportunities sa paligid mo if willing ka lang hanapin at aralin yung mga yon. Don't be afraid to get your hands dirty at mag-explore ng mga unconventional paths to success. Huwag kang matakot magkamali. Huwag mong i-underestimate ang potential mo base lang sa nakasulat sa isang papel. Ang pag-asenso mo ay nakasalalay sa iyong determination at willingness to explore new avenues. At syempre, kung may napupulot kang magandang aral sa video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. At ang number 5, sacrifice self-gratification. Unless madiskubre mo na ikaw pala yung nawawalang tagapagmana ng ekta-ektaryang asyenda o bigla ka nanalo ng 100 milyong jackpot sa loto. Ang pagyaman ay mangangailangan ng careful planning at strategy mula sa'yo. Kahit ano pa yung income level na meron ka ngayon, sobrang challenging na kumawala sa chain ng kahirapan kung hindi mo mamamanage ang finances mo wisely. Ang isang importanteng sacrifice na dapat mong gawin, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, ay ang pagbabawas o totally pag-iwas muna sa mga luho. This might mean na hindi ka muna sasama sa mga Sabado nights gimmick ng mga tropa mo o yung hindi muna pagkain sa mga mamahaling resto every payday o ang hindi muna pag-out of town vacation every month. Ang pagsisave ng pera, lalo na sa umpisa ng journey mo, ay crucial at dapat maging willing ka to make adjustments sa lifestyle mo so you can set aside funds na pwede mo magamit sa mga businesses o investments. Kaya naman napakahalaga na you create a budget na kung saan hinihiwalay mo na agad yung para sa investments mo. Sa panahon ngayon, ang dami ng options na magandang pwedeng pag-investan. Ang isa sa mga best investments na pwede mo agad magawa kahit pa mababa pa ang income mo ay ang pag-i-invest sa stock market. Dahil dito, basta sa tamang mga companies ka nag-invest at regular ang pag-i-invest mo every single month, in the span of 10 to 15 years, pwede ka na maging millionaire. Katulad ng dalawang maids na milyonarya na ngayon dahil lang sa pag-i-invest ng 2,000 pesos sa stock market every single month. Alamin mo yung ginawa nilang diskarte sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out!